ni driving light na hindi na ginagamitan ng three-way switch. So nakabili ako sa Shopee na version 3 ng Lumina Pro. So bali may dalawa lang siyang mode, isang low, tsaka isang combination ng high at low. So ngayon, tuturo sa inyo kung paano natin i-wiring yun sa ating motor nang hindi na gumagamit ng three-way switch. Isang simpleng switch lang. Sa ngayon ay gumamit ako ng Domino switch para sa Aerox. So ayan, simulan na natin. So, kailangan mo lang naman ay dalawang relay, Domino switch, tsaka wire, tsaka syempre yung mini driving light. So, explain ko muna sa inyo kung paano ba gumagana ang relay. So, bali ito pala isang 5-pin relay. So, ito ay relay number 1, tsaka si relay number 2. So, 5-pin relay siya. So, ito yung common, ito yung normally closed, ito naman yung normally open. Tapos, ito naman yung trigger switch niya, trigger na lang siya. So, trigger 1, tsaka si trigger 2. So, may numbering naman yan. Pwede naman siya numbering. Siya si 30, tapos si 87, 86, 85. 87 din ito eh. Hindi ko lang alam kung sa kanila kung sino si 87A. Nakalimutan ko lang. Basta yun siya sa kanila ay 87A. So, yan. Magsimula tayo dito sa relay 1. Sa relay 1, ang unang-una natin i-coconnect ay yung common niya. Itong common na to, ay papunta to sa positive ng battery. So, ngayon, nag-land na ako ng at least 1.2 meters mula common papuntang battery. So, ibig sabihin, pag nakakonekta na yan dyan, automatic, ito, buhay na to, konektado na to sa battery. Pero ito, hindi ko na to ginamit. Ito yung ginamit ko. Yung normally open niya. Itong normally open na to, kinonekta ko to papunta sa common ni relay 2. So, ibig sabihin, pa nagka-power yung triggers natin, yung connection mula kay common papunta kay normally close, lilipat siya sa normally open. So, pag may power na to, ang connected na ay si common tsaka si normally open. So, didiretso na yung battery na papunta kay 30. So, saan niya ba ito kukuha yung triggers natin ng power? So, itong trigger 2, kukonekta natin siya sa ground ng motor, which is yung black wire. Yung trigger 1 naman, ikukonekta natin siya, dapat papunta sa brown wire. Pero sa ngayon, ikukonekta natin siya papunta sa switch, sa handlebar. So, may dalawang wire yon. Yung switch na yon. So, parang, kunwari lang, ganyan siya, di ba? Basta, yung switch to dun sa motor natin. So, yung sa taas niya, yung ABS. Tsaka yung sa baba niya, yung ignition. So, may dalawang wire yun. Yung isa dun, i-connect nyo dito sa trigger 1. Tapos, yung isa naman dun, didiretso nyo yun pababa, papunta sa brown wire. Yung brown wire, yung positive ng ating motor. Accessory wire yan. So, ibig sabihin, kapag inon ko tong switch na to, ito nga pala ay yung nasa right hand ng Domino switch natin. So, bale. So, yun. So, pag inon ko tong switch na to, brown wire, ibig sabihin, magkakaroon ng supply to. So, pag nagkaroon ng supply to, malilipat yung connection ni common papunta kay normally open. So, yung normally open, pupunta siya dito sa 30. Pagdating naman dito sa 30, syempre ito, normally close, magti-trigger na to. So, itong 87 na to, ikokonect natin siya sa low ng mini driving light. So, ito nga pala, 87A. So, ulitin natin. So, pag inon mo tong Domino switch na to, yung supply galing sa positive ng battery, didiretso siya dito sa normally open, papunta sa common ng relay number 2. Eh since normally closed to, mabubuhay agad si 87A or yung nakakonekta sa low na main driving light. Yun ay ang color red. So, maghahanap tayo na magti-trigger sa kanya para mag-high siya. Ito naman ay ang high ng mini driving light natin. So, yan ay yung yellow. So, ano nga ba yung kailangan mag-trigger sa kanya para mag-high siya?
So itong 86 na to, connect na lang natin siya sa black wire din. I-ground na natin siya. So i-connect natin si 85 sa stock na ilaw ng motor natin, yung high beam niya, which is yung kulay yellow din. So ayun, buo na yung relay natin. Ganyan lang kadali. Hello. So bali ito. So yung mini driving light na yan, diba ito yung ballast. May tatlong wire yan. Isang yellow, isang red, isang black. Si yellow, tsaka si yellow, pag connect nyo, tapos si red, tsaka si red, connect nyo, si black, tsaka si black, pag connect nyo. Yung black niya, yun naman ang pupunta sa negative ng battery. So 1.2 meters din to. Tapos ito, pababa na to, si ilaw. Yan. Ganda, di ba? So ganyan lang kadali. So ulitin natin. Positive na battery, papunta sa common. Negative na battery, papunta sa ilaw. So kapag naka-off to, walang pupuntahan yung positive na battery. Once na in-on natin to, yung supply nito lilipat sa normally open. So yung supply na yon papunta sa common ng relay number 2, which is siya rin yung magpa-power up sa low ng mini driving light. So kapag in-on natin to, automatic maglo-low si mini driving light. So once naka-on to, saka-low, gusto mong mag-high beam, kapag sinitch mo yung high beam ng motor natin, automatic, matitrigger to, yung supply nito, malilipat sa high ng mini driving light, which is yung combination ng low at high. So, ganun na katali.